Nakuha ng Los Angeles Lakers ang unang nilang panalo kanina sa NBA Cup. Ito ay matapos talunin ang kupunan ng San Antonio Spurs sa score na 120-115. Para sa mga din nakapanood ng laban, pinangunahan ni Anthony Davis ang opensa ng Lake Show. At hindi lang siya basta naging leading scorer, mga idol, nakapagdala na naman siya ng panibagong monster double-double performance with 40 points, 12 rebounds at 2 blocks. Another MVP performance coming from Anthony Davis, mga idol. Sana maging healthy na talaga para makasungkit naman siya ng MVP ngayong season. Si year 15 naman ang naging second leading scorer ng LA kanina matapos umiscore ng 19 points. Idagdag mo na rin dyan yung 3 rebounds at 6 assists na nagawa niya. So far, mga idol, maganda talaga ang ipinapakita nito ni Austin Reeves. Masasabi ko nga na siya talaga ang isa sa mga key players ng Los Angeles Lakers this season. Kung sakali magiging consistent si AR, hindi malabo na may chance rin siyang makabilang o mapasama sa All-Star ngayong season. Pero nakadepende yan, mga idol, sa standing ng kanilang kupunan. Samantala, isang hindi ka panipaniwala na triple-double na naman ang nagawa ni LeBron kanina sa labo nila kontra San Antonio. Tinapos ni LeBron ng game with 15 points, 16 rebounds at 12 assists. Grabe, mga idol, no? Another triple-double para kay The King. Para sa mga di pa nakakaalam, no, pang-apat na sunod-sunod na ito na triple-doubles ni LBJ. Kaya talaga nakakabilib. Tsaka isipin nyo yon, pang 22 years na ni LeBron dito sa liga. Pero guess what? Ito yung pinakamahabang streak na nagawa niya sa buong karera niya dito sa NBA. Ibang klase talaga itong si LeBron, no? Hindi pa rin kumukupas. Patunay lang, nakalabaw lang talaga ang tumatanda. Sa ngayon, mga idol, hindi pa natin pwedeng tuldukan yan na hanggang dyan na lang si LeBron kasi patuloy pa nga siya naglalaro dito sa NBA. Bali sa laban pala na to, napasabak na itong si Dalton Kinect bilang isang starter. Yes, tama kayo na narinig, mga idol, hindi kasi nakapaglaro kanina si Rui Hachimura kaya naman pinalitan siya ni Dalton. Well, okay naman na naging resulta kasi nakapagtala ito ng 14 points, samahan pa ng 3 rebounds. Not bad na yan, mga idol, para sa isang rookie. Samantala, si D'Angelo Russell naman ay nakapagtala ng 13 points, 2 rebounds, 6 assists at 3 steals coming off the bench. Alam naman nating lahat kung gaano kalakas o kaproductive ang dynamic duo ng LA na si AD at LeBron. Pero alam nyo ba na si Max Christie ang masasabi ko na naging game changer ng LA kanina laban sa kupunan ng San Antonio? Oh, baka sabihin ng iba, King John, paano nangyari yon? Baka pinagluloko mo lang kami, 11 points lang naman itong si Max. Well, hindi man siya naging leading scorer, pero yung impact ng laro niya, masasabi ko na naging alas talaga ng Lake Show, kaya nila nakuha ang panalo. Lilinawin ko lang sa inyo, mga idol, ha, ang basketball po, it's not all about points. Though you need to score to win, right? Pero may ibang paraan din naman para makatulong ka sa inyong kupunan, like na naging role ni Max kanina. Bukod sa 11 points, Max finished this game with 3 rebounds, 1 assist, 1 block, and 2 steals. Pinangunahan niya rin sa plus over minus ang team ng LA na may plus 23. Para mas maganda, ipapakita ko rin sa inyo yung ilan sa mga videos na nakuha ko kanina na makikita natin dyan kung gaano naging epektibo o kung paano gumana ang isang Max Christie sa laban nila kontra San Antonio Spurs. Tara, samahan nyo at panoodin natin to. Matapos dito ni LeBron makuha yung bola, syempre ibababa niya muna yan. As yung kasi, mga idol, nagkaroon ng 3 versus 2 scenario. Andyan si Gabe Vincent, Max Christie at LeBron. Pero ang pinagtataka ko lang dito, bakit yung dalawang defenders ng kanilang kalaban ay kay LeBron lang talaga nakafocus, ni hindi man lang nila hinarang itong si Max Christie at ganoon na rin si Gabe Vincent. Kaya ganito ang nangyari. So ayan, mayroong pamimilian si LeBron, di ba? Andyan si Gabe Vincent and then si Max. Pero mas advanced na kasi si Max Christie na nakapesto sa left wing. Matapos makita ni LeBron na committed na yung dalawang defender sa kanya, gumamit siya ng bounce pass para ibigay yung bola dito kay Max. Max Christie, up for the layup, laser up and laser in. Katulad ng kanina, si LeBron ulit ang nagdadala ng bola dito. Baka sabihin na naman ng iba, syempre malamang si LeBron na magdadala ng bola kasi buwakaw yan eh. O ito, panoorin nyo kung paano niya nilolocate o hinahanap yung open na kasamahan niya. So yan, LeBron dribbling the ball. Tingnan nyo maigi, mga idol, pinagmamasdan na kaagad dito ni LeBron kung sino yung posible na maging open sa mga kasamahan niya at sa mga oras nga na to na locate niya si Max Christie na nasa left wing. Max, catch, fires, buckets. Grabe, mga idol, no? Dahil sa dalawang assist na yan ni LeBron, nakapagtala tuloy si Max Christie ng 5 consecutive points
ganyan lang naman kalakas o kaganda yung nagiging impact ni LeBron sa mga kasamahan niya. Tapos yung iba, puro negatibo lang yung nakikita. Walang yan yan. Mga haters nga naman. Bali matapos pala pumasok ng 3-point shot na yan ni Max Christie, napatawag dito ng timeout yung kupunan ng San Antonio matapos nga makagawa ng Lake Show ng 21-2 run. Bukod sa opensa, ang sabang nakikita akong dahilan kung bakit tinapos ni Max Christie ang laban na to na siya ang may pinakamataas na plus and minus sa kanilang kupunan ay dahil sa magandang depensa. Isama na rin natin dyan yung mga hustle plays niya. Katulad na nga lang nito mga idol, as you can see, si Victor Wembanyama ang binabantayan dito ni Max Christie. Alam naman nating lahat na mismatch talaga yung tapatan na yan. Walang ya, kung titignan natin no, parang kaya talagang kainin ng buo ni Wembanyama itong si Christie, diba? Pero dahil nga sa puso na ipinakita dito ni Max Christie, laban Pilipinas, puso, walang ya, naging gilis bigla. De, balik tayo sa topic mga idol. So ayan, kung makikita nyo talagang height advantage, panalo dyan si Wemby. Pero eto nga, at nakagawa si Max Christie ng paraan para makuha yung bola sa pasa ng kasamahan ni Wembanyama. Tingnan nyo maigi mga idol ha, saktong-sakto dito yung pagkakatalo ni Max Christie. Still, para kay Max. Pero hindi lang yan mga idol, na i-convert pa nila yan into offense. At ito nga yung pinakamaganda sa lahat. LeBron, pass to D'Lo. D'Angelo Russell, extra pass to Gabe Vincent. Vincent for 3. Nothing but net. Katulad ng kanina, ganun lang ulit ang mangyayari dito. Magkakaroon ng mismatch advantage between Victor Wembanyama at Max Christie. So ayan, matapos mag-set ng screen ni Wemby, makikita natin dyan mga idol na si Max na ulit yung bumabantay sa kanya. Tingnan nyo maigi, alam naman nating lahat diba na mismatch talaga yan, kaya ganun na lang ka-agresibo itong si Wemby. Pero hindi talaga nagpapatalo si Max mga idol at ibinibigay niya talaga yung best niya para mapigilan yung play ng San Antonio. All of a sudden the play is broken, hindi napasaan si Wembanyama, kaya napilitan dito tumira yung kasamahan niya ng isang 3-point shot. Okay na sana eh, kaso nga lang ang problema dito ng Lake Show, natawagan si Christian Coloco ng foul matapos nga niya i-contest yung 3-point attempt ng kalaban nila. Wait lang mga idol, there is more. Talagang tinatarget dito ni Victor Wembanyama yung depensa ni Max Christie. Ewan ko lang kung bakit, pero sinubukan niya ulit dito na kuhain yung depensa ni Max. So yan, matapos niya mag-set ng screen, tingnan niyo maigi mga idol, si Max na naman yung magbabantay sa kanya. Humahanap dito si Wemby ng pagkakataon para humingi ng bola para gumawa ng isang low post. Kaso nga lang ang problema, another great defense ang ipinakita ni Max Christie, kaya hindi na naman siya napasahan. Kung maalala nyo diba, sa unang play pa lang, naagaw na ni Max Christie yung bola noong sinubukan ipasa ng kasamahan ni Wemby yung bola dito. Kaya naman hindi nila sinubukan ulit mga idol ulitin yon, kasi malamang sa malamang, baka makuha lang ulit ni Max Christie yung bola. Another turnover lang para sa San Antonio. Kaya kudos kay Max Christie mga idol, kahit na mismatch yung labanan na yan, binigay niya talaga ang lahat para mapigilan lang si Victor Wembanyama. Victor Wembanyama.